It's Yerm TV! Hello mga katropa! We are here at Mount Helix Park again. And this time, sinet up ko na yung aking device kung paano ko ididirect yung aking camera towards due east. Previously, sinabi ko na gagamit ako ng telescope para i-point yung camera sa tamang direction, which is due east. So medyo ang mahirap lang dito itong siya steady. So nalaman ko dito sa maliit na experiment na to ginawa ko sa backyard ko na ang telescope na binili ko ay masyadong magalaw, shaky. Kailangan ko ng magandang mounting tripod saka yung directional na mounting para magamit ko ng maayos itong telescope na to. So kaya naisip ko na i-scratch na lang itong approach na to kasi masyado akong nahirapan na i-focus yung telescope. So naghanap na lang ako ng ibang paraan. At ito pa isang issue na na-discovery ko no, itong sa telescope. Masyadong maliit yung image. See? Hindi ko na ma-focus tapos masyado pang maliit yung image. So talagang sa tingin ko, hindi talaga ito ang tamang approach. So nag-isip nga ako ng bagong paraan. Here's another shot. Very shaky, diba? So hindi talaga pwede eh. Here's a shot of the sun in the middle of the day. Pero shaky yung kamay ko, wala kasing tripod eh. At least pwede yung filter. Pero nung about 2 weeks ago, pinractice namin ni Ferrin yung pagtutok ng telescope. At nahirapan kami na i-focus ng tama yung telescope. Masyadong magalaw. So obviously kailangan ko ng mas magandang mounting tripod para maganda ang hindi magsha-shake yung camera. Pero eto meron akong bagong ginawang device na pwedeng mag-point sa akin to due east. So i-explain ko kung paano mag-work to, no? This one is reference A, okay? And this one is reference B, okay? And they are tied together with a string, okay? And then what I do is, I use a compass to point the string towards due east, which is 90 degrees, right? So I do it like that, and I use the same camera that I have there, right? And now that I have two references, I can point to due east. Okay? And here you can see my cell phone is already set up. See? Wait. Oh, not it. Ayan. Oops. Camera. Yan. And there you can see that I have a reference point now. And all I need to do now is take videos. And it's gonna be a week from now. This is a week from the actual equinox event. And I'm gonna be observing it for 4 days. Alright, so here we go.
Right now, as you can see, hindi ko ma-oobserbahan ng tama ang ang equinox kasi napakakapal ng ulap. So hopefully next week maliwanag, and then I can observe the equinox. So as you can see here, mga katropa, ito yung bago kong device na ginawa, and you can see that the poles are aligned together. Okay, meaning I'm pointing to the right direction. This is very flimsy, but obviously it can work. Kasi I can see the horizon. Although it's cloudy, nakikita ko pa rin yung horizon, no? And then all I need to do really is to observe the sun on a clear day. So hopefully next week on a clear day, we will be able to observe the sun rise across the horizon. Okay, so nandito po tayo sa Stellarium software na ginagamit ko para sa research ko na ito, no? At ang pakay natin dito o obserbahan natin ang pagsikat ng araw. Ngayon, ang maganda rito sa Stellarium software, para kang nagta-time travel dito, pwede kang mag-pick ng date na gusto mong makita ang pagsikat ng araw, tapos patatakbuhin mo. Katulad nito, no, sinetup ko siya on March 18, 2023, that's a few days from now, at 6:55 and 28 seconds. Okay, and what I'm gonna try to do is, let's try this filter. Clicking ko itong filter. Ayun, makikita nyo, ayun yung araw. No? Ayun ang araw, and then i-magnify natin. Ayun ang araw. Okay, at makikita ninyo, saan ba yung line na yun? Ito, itong line na ito. Ito, pag ganun. Yan po ang 90 degrees azimuth or due east. At makikita ninyo dito sa illustration na to, no, that on March 18, 2023, during sunrise, makikita natin na ang araw ay nasa kanan ng due east or azimuth. Ito. Itong due east, 90 degrees azimuth. Ibig sabihin po niyan, kung binabasa ninyo mga scriptures, siya po ay nasa third gate or third portal. Third portal, according to Enoch. Okay? March 18 yan. Okay? Now, gawin natin ngayon na March 19. Okay? March 19. Okay, adjust natin ang oras. Okay, oops. Okay. Adjust natin at around. Okay, so according to the Stellarium, on March 19, 2023, at 6:54 AM, and eto na po ang araw. Okay, at makikita ninyo itong line na ito. At makikita nyo na tumatama yung katawan ng araw doon sa 90 degrees azimuth or due east. So, by definition, ibig sabihin ito po ay isang equinox. Okay, so equinox po yung March 19. So, puntahan naman natin ngayon ng susunod na araw, March 20. Okay. At i-adjust natin ang oras dahil sumikat na siya dyan eh. Okay. Oops. Oops. Sobra. Okay. Tignan natin. Yep. Adjust natin by the second. Ayan. So, on March 20, 2023, ito po ang pagsikat ng araw. At makikita ninyo, saan na yung 90 degrees?
Ito ang 90 degrees, ito. Oops, ay mali. And itong line na to ang 90 degrees. At makikita ninyo na nakatama pa rin yung katawan ng araw sa due east. Ibig sabihin, equinox din to. So, on March 19 and March 20, 2023, ina-expect ko na dalawa ang equinox. Okay? As illustrated before and now as illustrated now, yun ang ina-expect ko na makikita sa aking pag-oobserba. Hopefully, accurate enough yung approach ko para maobserbahan ng tama itong araw na ito. Otherwise, I'll have to find a better way to do it. So basically, yan po ang aking experiment na ginagawa. Yon. Okie dokie. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!